New Year, New Life. Yan ang madalas nating marinig kapag sumasapit na ang bagong taon. At alam nyo ba na ang pinaka-top of the list sa lahat na kahit bumibilang ka na ng 3, 2, 1 ay ang magda-diet na ako next year. Woohoo! And guess what? Ang daming natira kagabi kaya kailangan ubusin pagkagising ng unang araw ng Enero. Sayang! Pero paano nga ba pumayat? Marahil mas mainam siguro kung alamin natin kung paano ba tayo tumataba. Kung gusto mong malaman, manatili pong nakatutok sa videong ito. Unang-una, pag sinabi kasi nating ang salitang diet, para bang nakaakibat na sa ating mga Pinoy na hindi kakain o kaya bawas kain. Pero ano nga ba talaga pag sinabi mong diet? Ang diet ay ang pamamaraan ng pagkain natin ng nutrients sa pang-araw-araw nating buhay. Maraming klase ng pamamaraan or diet na kung tawagin. Merong tinatawag na keto diet, carnivore diet, Atkins diet, vegan, paleo, pescatarian, at kung ano-ano pang diet. Sa dami ng klase ng diet, nakakalito na. Kaya karamihan sa atin, diet as tolerated na lang. Ibig sabihin, kahit ano na lang, kinakain hanggat kaya. Ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng diet, ano nga ba talaga ang pinakamabisang paraan para magbawas ng timbang? Malamang, sasabihin nyo, good diet and exercise. Tama ka dyan. Pero, wala na bang iba? Alam na namin yan. Pero ang hirap gawin, kuya. Well, keep watching at tapusin ang video na to para malaman mo ang logic behind kung paano ka magbabawas ng timbang ng ligtas ngayong taon na to. Ano ang nangyayari sa pagkain or food pagpasok sa katawan natin? Sa tuwing merong pagkain sa sistema natin, ang katawan natin ay magkakaroon ng response. Ito ay maglalabas ng insulin hormone na kung saan ang hormone na ito ay gagamitin upang makonvert ang pagkain or food bilang glucose at fats. Ang glucose at fats ay ginagamit ng katawan natin para sa energy na siyang ginagamit natin upang makapagtrabaho o makagalaw sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa buhay. Example, yung pagdilat mo sa umaga, ang paghikab mo, o kahit yung pagtingin mo sa kisame araw-araw, kailangan mo ng energy niyan. Teka, masingit ko na nga din. Nagawa nyo na ba o meron kayong kakilala na into yo-yo diet kung tawagin? Ito ay kondisyon na minsan makita mong nag-gain ka ng weight at minsan pumayat ka na naman. Most likely, ang ginagawa mo o ng taong yon ay ang tinatawag na caloric restriction. Na kung saan mas mababa o konti lang ang kinakain niya sa dapat na nauukol sa katawan niya and as you know, hindi siya nakakatagal. Dahil mahirap ma-maintain yun for life, di ba? At ang science behind that is about energy expenditure of the body. Kung mapapansin nyo, after few weeks of reducing your caloric intake, nanghihina tayo. Kasi ang katawan natin ay napaka-intelihente. Kusa siyang nag-a-adjust. Kung ano man ang dami ng kinain mo, hindi siya mag-effort na mas marami siyang i-burn for energy. Kung gaano ang dami ng source, kadalasan by nature, mas konti pa ang energy outcome. Not unless meron kang susi or key para mabuksan ang pangalawang source of fuel of reserved energy. Nabanggit natin kanina na ang glucose at fats ang ginagamit natin for energy. Bakit hanggang ngayon, andyan pa din fats mo? At hindi nabiburn kahit pa konti-konti na nga lang ang kinakain mo. Isa sa mga dahilan ay ang pagkain mo ng 5 o 6, minsan 8 beses sa isang araw. Kahit pa konti-konti pa yan,
Kung patuloy mo namang pinapalo pataas ang insulin level mo every 2 hours by way of eating frequent meals, aboy, hindi nga bababa ang level ng insulin mo. Pinakamalaking factor, if not the only reason, ay ang tinatawag na hormonal response to food kesa measurement of calories. In an actual fact, wala namang calorie checker ang katawan natin, kundi nagre-response lang siya sa klase ng kinain natin. Halimbawa, ang 100 calories ng cake kumpara sa 100 calories ng ampalaya, sa tingin mo ba, alin sa dalawang mag-iiwan ng malaking bakas sa katawan natin? Alam mo na, di ba? Hindi mo to pwedeng ikumpara sa tanong na anong mas mabigat, isang kilo ng bakal o isang kilo ng bulak? Ang anumang pagkain or food ay nagtitrigger sa katawan natin para mag-produce ng insulin hormone. Ang trabaho ng insulin hormone sa food ay ang imbakin ito upang gawing glucose, sa madaling salita, asukal, at fats, ibig sabihin taba, para magamit na energy upang tayo ay makakilos. By nature, ang sequence ng paggamit, inuuna muna ang glucose sa katawan natin at pag naubos na ang glucose, isusunod naman ang fats. Kalimitan, hindi ka na umaabot sa second option. Ang i-consume ang fats dahil nakasanayan mo na nakakain ka na naman makalipas ang 2 oras mula sa huling kain mo at babalik na naman sa sequence of food processing hanggang makatulog ka na sa gabi. Hindi mo na magagamit fats mo and the process will just repeat the following day at hanggang sa mag-accumulate na lahat ng fats for years. So ano na nga ba ang gagawin natin para matanggal ang excess fats or mamintina ang timbang natin? Kailangan makontrol natin ang level ng insulin natin sa katawan at maging aware tayo sa hormonal response natin sa food. Ito ang mga klase o hanay ng pagkain na dapat nating malaman. Una, carbohydrates. Pangalawa, fats. Pangatlo, proteins. Pang-apat, dietary fiber. Pang-lima, minerals. Pang-anim, vitamins. At pang-pito, water. Ayon sa studies ng mga dalubhasa, ang pinaka-nagpapataas ng level ng insulin ay ang carbohydrates. And please take note, ang merong simple added sugar, gaya ng chocolates, sweets, tawag ng mga ka-Europahan natin dyan, yung table sugar na nilalagay sa kape, milk tea at mga kagaya nito ay also carbohydrates. Pero siguro sasabihin mo, alam mo na naman yan noon pa. Maaring tama ka, pero bakit kinakain mo pa din? Ang sagot, hirap iwasan ng carb, di ba? Sa panahon ngayon, kahit saan ka magpunta, panay carbs makikita mo. Keep watching if gusto mo talagang pumayat or magbawas ng timbang na pwede ka pa din kumain ng rice. Ngayon, na-establish na natin na in order to cut down our weight, kailangan aware tayo sa hormonal response ng katawan natin sa food upang makontrol natin ang level of insulin. At ang mostly nagtitrigger ng insulin ay ang carbohydrates. Wow! Yun lang pala. But wait, gusto nyo ba na kakain pa din kayo ng carbs pero control nyo pa din ang insulin level nyo? Of course naman. Siyempre, in order to have glory, you need to have guts, di ba? Tama po. Diyan naman ang pag-uusapan natin. Dahil ito ay, ano pa nga ba, may malaking kinalaman para magawa natin ang goal natin dito, which is magbawas ng timbang. Narinig nyo na ba ang intermittent fasting o time-restricted feeding? Pero teka, ano ba ang kaibahan ng starvation sa fasting? Ang starvation ay hindi natin alam kung kailan tayo kakain. Maaring wala tayong makain o talagang ayaw nating kumain. Ang fasting o pag-aayuno ay alam natin kung anong oras tayo kakain at tayo ang may hawak ng oras kung kailan natin gustong kumain. Ang tanong, bakit ito ang pinakamainam na paraan upang magbawas o mag-maintain ng timbang? Ligtas ba to? Marami na bang gumawa nito?
First of all, ang intermittent fasting o time-restricted feeding ay hindi klase ng diet. Ito ay ang pattern o oras lang ng pagkain mo. Ito ay walang masyadong limitasyon sa uri ng kakainin mo, kundi ang mas tuon ng pansin ay ang tagal ng fasting period o oras na wala kang kinain at ang eating window mo, o ibig sabihin, oras na kailan ka lang dapat kumakain. Ayon sa record, ang pinakamatagal na nag-fasting ay umabot ng 382 days. Buhay naman siya after. At nung unang panahong wala pang supermarkets at fridge, ang mga tao ay hindi kumakain maya't maya. Minsan, dalawang beses lang sa isang linggo. At eto, nag-survive naman ang human race. A normal person can survive kahit di uminom ng tubig sa loob ng 3 araw. At maaari ding mabuhay ng walang kinakain hanggang 3 o 4 na linggo, basta pa water-water lang. Ang fasting ay ginagamit ding kautosang pangrelihiyon sa kagaya ng mga Muslims, Kristiyano, Jews at Buddhist, ilang libong taon na ang nakakalipas hanggang ngayon. Patunay na ito ay isang ligtas at subok na. Paano ba nakakatulong ng pagbawas ng timbang ang intermittent fasting? Sa tuwing tumitigil tayo sa kakakain, nabibigyan natin ng oras ang katawan natin upang maisagawa ang sequence ng food to energy processing. Remember, food intake will spike insulin level up and will break down into glucose and fats. By nature, unang gagamitin ng katawan ang glucose at pag naubos na ito, gagamitin naman niya ang fats, which is our reserve energy fuel. Ibig sabihin yan, habang nasa fasting state ka at yung oras na hindi ka kumakain, ginagamit pala ng katawan mo ang fats na nakaimbak dyan. Kaya huwag kang magtaka kung unti-unti na siyang nawawala. Pag sinabi kasing intermittent fasting or time-restricted feeding, maaari kang uminom ng tubig, green tea, black tea, o kaya black coffee. Take note, puro lang siya, walang asukal at walang gatas. Ito ang mga karaniwang paraan upang ma-achieve ang fasting. Una, 6-6 o tinatawag na after 6. Ibig sabihin, pwede ka lang kakain mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Walang kain sa gabi. Pangalawa, 16-8. 16 hours kang hindi kakain at ang susunod na 8 oras, dun ka pa lang dapat kumain nang naaayon sa normal body requirements mo. Ikaw mismo ang pipili kung anong oras, starting at end time mo sa loob ng 24 oras. Pangatlo, eat, stop, eat. Fasting ka ng 24 oras, isa o dalawang beses sa loob ng isang linggo. Pang-apat, 5-2. Kakain ka lang ng 500 to 600 calories ng 2 araw, alinman sa isang linggo, at yung natitirang 5 araw, kakain ka lang ng normal food requirements mo. Paalala lang na sa oras o araw na pwede ka nang kumain, dapat kumain ka lang ng normal body food requirements mo. Ibig sabihin, hindi ka dapat kakain ng walang puknat buong 8 oras in case nalito ka dun. So far, ang madaling ma-maintain at ma-incorporate sa araw-araw na pamumuhay ay ang 16-8. Dahil ikaw mismo ang may hawak ng oras ng pagkain mo at pagpapahinga or fasting sa pagkain. Kagaya ko halimbawa, ang start ng fasting ko ay 8:30 p.m. hanggang 12:30 p.m. Ibig sabihin, hindi ako kumakain ng typical na agahan sa umaga, pale, green tea at tubig lang. Marami kasi tayong naririnig na breakfast is the best meal of the day. Sino sa tingin niyo nagsabi niyan? Malamang si Paring Kellogg's o kaya si Kumaring Buitabix yun. Ang ibig sabihin kasi ng breakfasts ay breaking the fasts. At hindi naman nangangahulugang umaga lang.
maaari mong i-break ang fast mo sa tanghali o kaya sa hapon na. To sum up, kung gusto mong magbawas ng timbang, alam mo na ang kasagutan base sa nature ng food sequencing at reactions ng katawan natin. Kung pagsasamahin mo ang intermittent fasting, maging aware sa hormonal response sa klase ng food preferences at lalo na mag-exercise kahit walking-walking lang muna, mas madali mong ma-achieve ang goal mo ngayong taong ito at pwede ka paling kumain ng rice. Basta make sure plain rice lang at mahalagang iwasan ang processed carbs or simple carbs na tinatawag. Fasting plays an integral part in maintaining our weight and overall health for longevity. Sa susunod na video, usap naman tayo more sa intermittent fasting. Ano-ano pa ba ang benefits na makukuha natin dito? Abangan nyo po at pakisubscribe na lang and hit the bell notification para ma-update sa iba pang video. Anyhow, thanks for watching. Tandaan, there's no glory kung walang guts. Good luck!